Ang basehan po ng pagtanggap natin, yung patuloy nating pagtanggap sa lahat ng mga pangangailangan natin ay nakabase po sa relasyon natin sa Diyos. Yung patuloy na supply, patuloy na pag-iingat, patuloy na kagalingan, patuloy na kasaganahan, at patuloy na guidance, yung patuloy na pagkausap ng Diyos sa atin, ay nakabase sa ating relasyon sa Diyos. Alam niyo po ba na may mga tao po, kahit born again na, ay wala pa rin relasyon sa Diyos? May mga Kristiyano po, kahit born again na, ay wala pa rin relasyon sa Diyos. Magandang hapon po, magandang gabi, magandang umaga sa mga nanonood po ng mga Facebook Live natin. Ngayong araw po ng Linggo, welcome po ang bawat isa. Katulad po ng sinabi ko kanina, kahit na born again na ang isang Kristiyano, isang tao, eh, pwede pa rin, wala pa rin siyang relasyon sa Diyos. Alam niyo po, ang born again po ay alam natin na lagi nating naririnig yung term na o yung phrase na hindi relihiyon kundi relasyon. Bakit? Kasi ang born again ay hindi religion kung hindi relasyon. Pero kahit na ito po ay totoo nga na relasyon, napakarami pong mga born again ang walang relasyon sa Diyos. Ulitin ko po, napakarami po ng mga born again na walang relasyon sa Diyos. At dahilan dito, yung patuloy na supply, hindi nagiging patuloy. Yung patuloy na kagalingan, hindi nagiging patuloy. Yung patuloy na kasaganahan, hindi nagiging patuloy. At yung patuloy na guidance ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos sa atin, inassign ng Holy Spirit sa atin para tayo gabay, yung patuloy na pag-guide niya sa atin ay hindi nangyayari dahil sa wala tayong relasyon sa Diyos. Ayaw natin yun. No? Ay, ang relasyon po kasi sa Diyos ay hindi po ito nako-convert lang kung hindi ito po ay pinapasukan. No? Hindi pwedeng gagawa ka ng ganitong bagay, ibig sabihin may relasyon ka na sa Diyos. Ang relasyon po sa Diyos ay hindi conversion mula sa isang religion papunta sa born again. Hindi. Ang relationship po sa Diyos ay kailangang ipanganak ka doon sa kamag-anak na yun. Kailangang ipanganak ka sa pamilyang yun. Kaya nga sabi ni Jesus, you must be born again. Kailangan kang ipanganak na muli. Okay, pag-aralan po natin ang sinasabi ng Biblia. Meron po akong tatlong puntos dito na bakit ko sinabi na kahit born again na, eh wala pa rin relasyon sa Diyos. Ang una po ay walang pagkakilala. Ano pong ibig sabihin nito? Naalala niyo po ba si Rizal? Nung elementary po tayo, pinag-aaralan natin yan, I think hanggang high school. Eh, na-meet niyo na ba si Rizal? Paano ba nating nakilala siya? Paano ba nating nalaman yung buhay niya? Bakit siya naging bayani? Ano ba yung mga accomplishments niya? Ano ba yung mga nangyari sa kanya? At kahit love life niya, itinuturo po sa atin. Paano nating nalaman? Dahilan ba sa may relasyon tayo sa kanya? Wala naman. Pero paano nating nalaman yun? Na-meet ba natin siya? Eh, matagal na po siyang wala rito sa lupa nung tayo pinanganak. Pero ang dahilan, no, na pwede mo siyang makilala ay sa pamamagitan ng libro o ng aklat. Ang Diyos po ay makikilala natin sa kanyang aklat, sa kanyang salita. Malalaman natin yung mga ayaw niya, yung mga gusto niya, yung mga nakakatuwa sa kanya, yung mga nakakainis sa kanya, yung mga pwede natin gawin, malalaman natin sa Biblia na makakapagpala sa atin o tayo ay masusumpa. Dito po sa mga sasabihin ko sa inyo, unahin ko po yung unang puntos. Walang relasyon ang kahit na ang isang born again sa Diyos dahil sa walang pagkakilala. Kilala mo ba ang Diyos? Alam mo ba kung ililigtas ka niya? Andun ba yung kasiguraduhan sa iyong pagagalingin ka niya? Makakahingi ka ba ng tulong? Alam niyo mga kapatid, minsan dahilan sa hindi mo kilala yung taong yun, hindi ka makalapit. At pag minsan, alam mo kasing hindi ka niya matatanggihan, kaya malakas ang loob mong lumapit. Pero ikaw, ako, kilala ba natin ang Diyos? Kilala mo ba ang Diyos? Alam mo ba ako ililigtas ka niya talaga? Nandun ba yung pagtitiwala mo? Gaano mo siya kakilala?
Alam mo ba na pagagalingin ka niya? Na kung merong masamang balita, pangit na balita na nakita sa katawan mo, na diagnose ka na meron kang isang maluwang sakit, andun ba, nakilala mo ba siya? Ganun mo ba siya kakilala na pagagalingin ka o ililigtas ka? Ngayon, dumadaan po tayo rito sa pandemic na ito. Ang dami pong namamatay, ang dami pong nagkakasakit. Gano'ng kakasigurado na hindi ka tatalaban ito? At kahit nadapuan ka ng sakit na yan, alam mong hindi ka mamamatay dahil iingatan ka ng Diyos. Gano'ng mo siya kakilala? Dito po talo ang mga walang relasyon sa Diyos kahit na born again. Bakit? Kasi hindi nila kilala ang relasyong pinasukan nila. Hindi nila kilala ang Diyos na kinarelasyon nila. Alam niyo ba, darating ang time na ang buhay po ninyo ay darating sa bingit. At kung hindi kayo aasa sa relasyon na yan, at kung hindi niyo kilala ang Diyos na yan, doon tayo babase kung maliligtas ka o hindi. Pansinin ko po ulit, bigyan ko ulit po ito, no? Minsan, ang religion po ng mga born again ay yung born again. Hindi siya relasyon kung hindi born again. Paano ko nalaman? Paano nating nalaman? Tingnan niyo po, pagpasok sa simbahan yan, late bago dumating at maaga bago matapos, aalis siya. Makikita mo, doon sa buhay niya, walang relasyon. Para lang nagsimba, umuwi. At kadalasan po, nandun lagi sa labas. No? At anong ginagawa niya ron? Welcome na welcome sa kanya ang makipagkwentuhan. Dahil ang magsimba sa kanya ay ritual lang. Mga kapatid, ikaw makakasagot niyan at yung pastor mo kung mayroon ka talagang relasyon sa Diyos. Ngayon, ibabalik ko po yung tanong. Kaano mo kakilala ang Diyos? Kakilala mo ba siya na alam mong ililigtas ka? Alam mo na pagagalingin ka? Alam mo na gagabayan ka? Na kapag ka may nangyaring hindi maganda, alam mo kung sino ang tatakbuhan mo? Mga kapatid, ito po ang isang tanong na kailangan nating masagot. Masosolve lang yan, yung mga problema natin yan, kung gaano mo kakilala ang Diyos. Alam nyo, kung talagang kilala mo ang Diyos, ito pong isang palatandaan. Kung talagang kilala mo ang Diyos at may relasyon ka sa Kanya, hindi ka madalas mag-pray request sa mga personal mong problema. Gusto ko pong pansinin niyo po yun. Kung talagang kilala mo ang Diyos at may relasyon ka sa Diyos, hindi ka ganun kadalas mag-pray request para sa mga sarili mong problema. Oo, pagka matindi ang atake ng kaaway, magtutulungan tayo. Kahit si Pablo at kahit ako, si Kuya Boy, ay humihingi ng prayer request. Pero, hindi lahat ng battles natin ay iaasa mo sa padrino. Bakit? Kasi yung padrino, siya kasi ang mas malakas sa Diyos. Malakas siya, ang taong ito sa Panginoon, kaya sa Kanya ka magbibigay ng prayer request. Kailan mo i-develop yung relasyon mo sa Diyos na malakas ka rin sa Diyos? Mangyayari lang yan, no? Kapag hindi mo kilala ang Diyos, hindi mo kilala ang Panginoon. Ulitin ko po, magiging madalas ang pagbigay mo ng prayer request sa mga personal mong problema. Tama lang na manalangin po tayo at mag-prayer request, magpanalanginan tayo. Tama lang yan, hindi mali, lalo na sa mga ministries na ginagampanan po natin. Pero kung hindi mo kilala ang Panginoon, madalas kang mag-prayer request. Ulitin ko po, hindi mali, tama lang. Si Pablo ay nag-prayer request, kahit nga si Jesus, yung mga narinig po natin ng mga nakaraang time, no? Humingi siya ng prayer request sa atin, ay panalangin na magpadala ng mga manggagawa at kahit ako, no? Kahit si Benny Hinn, lahat po ng mga kakilala natin na ginagamit ng Panginoon, hinahingi ng prayer request. Pero pagdating na sa mga personal na bagay, okay lang kung paminsan-minsan, pero yung palagi ka nagpe-prayer request, ibig sabihin, mukhang hindi maayos o malayo ang loob mo o wala kang alam, wala kang pagkakilala sa Diyos at sa relasyon pinasukan mo sa Kanya. Okay po, no? Muli, tatanungin ko ikaw, kilala mo ba ang Diyos? Paano mo bang makikilala ang Diyos? Alam mo naman ang sagot. Ang Diyos po ay makikilala sa Kanyang salita.
No, hindi mo siya makikilala sa kanyang sa iyong pakiramdam. Na palagay ko dinilig ng Diyos ang panalangin ko. Palagay ko mahal ako ng Diyos. Hindi ka dapat bumasi sa pakiramdam mo. Ang pagkakilala sa Panginoon ay sa salita lang niya makikita, hindi sa pakiramdam. Kapag maganda ang mood mo, napakinggan ka ng Diyos. Kapag hindi maganda ang mood mo, baka tinanggihan ka ng Diyos. Mali. Ang relasyon natin at ang kasagutan natin sa panalangin ay nakabase sa kanyang salita. Alam mong sinagot ka niya dahil nakalagay, nakabase sa salita. At ano ibig sabihin nito? Buuin mo, i-develop mo ang relasyon na yan, hindi sa pakiramdam. Kailangan kilalanin natin ang Diyos. Nakalagay po sa Biblia, sila na mga nakakikilala sa kanilang Diyos ay makagagawa ng mga kamanghamanghang bagay. They that know their God shall do exploits. No, ulitin ko po, ang sinabi po ng Biblia, sila na mga nakakikilala sa kanilang Diyos ay makagagawa ng mga kamanghamanghang bagay. Huwag po tayong pumayag na kahit born again na tayo, supposed to be relasyon itong pinasok natin. Katulad po ng sinabi sa Juan chapter 1 verse 12, ang sabi niyang ganun, ngunit ang sino mang tumanggap kay Jesus ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Pamilya, relasyon po ang pinasok natin, hindi relisyon. Huwag mong gawing relisyon na hindi mo kilala ang relasyon o ang Diyos na pinasukan mo ng relasyon. Nakalagay din po rito sa Ephesians chapter 3 verse 15. Simulan ko po sa verse 14. Dahil dito ako'y naninikluhod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambayanan sa langit at sa lupa. Meron pong pamilya ang Diyos doon sa langit. Yung po yung mga nauna na kinuha niya. Pero meron din siyang pamilya dito sa lupa. Tayo po yun. Huwag kang pumayag na maging malayo ang loob mo sa Diyos dahil ang Diyos ang unang lumapit sa iyo. Ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak para maging pamilya ka niya. No? Ibinigay niya, ginawa niya yung mga legal actions. No? Ginawa niya lahat yan para makasama ka niya, maging pamilya ka niya. Nalala ko po dati ang isang nangyari po dito sa bahay nung isang Pasko po na natatandaan ko. Nagkaroon po kami ng mga tanungan at tinanong po ni Kuya Bert, no, bakit namatay si Jesus sa krus? Iba-iba kami ng sagot, pero meron ako isang naalala na hindi ko makalimutan na sinagot ng iba. Ang sabi po ng taong ito, sabi po ng kapatid na ito, kaya siya namatay sa krus, kaya niya sinakripisyo ang buhay niya para magkaroon siya ng pamilya. At yun ay ikaw at ako. Pero makakapag-take advantage ka lang dyan kapag meron kang pagkakilala sa relasyong pinasukan mo. Kilalanin mo ang Diyos. Saan siya, paano siyang makikilala? Sa salita niya. Dito makikita yung ayaw niya, yung gusto niya. Dito makikita yung yung pwede mong gawin para ma-bless ka. At dito mo makikita yung mga bagay na kaiinisan ka at lalayo ang loob sa iyo ng Diyos. Oo, pwedeng mangyaring lumayo ang Espiritu ng Diyos sa iyo. Kaya nga, sabi niya, grieve not the Spirit of God. Dahil ang Diyos po, no, may personality siya. Hindi siya bagay, siya'y person. Ibig sabihin, pwede siyang masaktan, pwede siyang magtampo. At kung alam mo ang mga bagay na yan, ikaw din ang gagawa ng relasyon mo sa Diyos. Hindi si Jesus, hindi ang Espiritu, hindi ang Ama, kundi ikaw din ang gagawa ng relasyon mo sa Diyos. As kahit saan tayo magpunta, andun po yung karelasyon mo, eh dapat kilala mo. Alam mo kung ano yung nakakatampo sa kanya. Alam mo na kapag ginawa mo to, matutuwa siya sa'yo. Alam mo kapag nasabi mo to, maaring magtampo siya, o maaring masaktan siya, o maaring matuwa siya, o maaring mahalin ka pa niya. Ikaw dapat ang nakakaalam, kilalanin mo ang Diyos dahil ganun din siya. Sa pamamagitan ng kaalamang ito, yung pagkakilala mo sa kanya, lalalim o mawawala ang iyong relasyon sa Diyos. Paano mong malalaman? Dito po sa salita niya, makikita. Amen. Ulitin ko po, ikaw din ang gagawa ng uri ng relasyon mo sa Diyos. Katulad ng relasyon mo sa pamilya mo o kung kaibigan mo o kung sino pa man.
Nasa sa iyo yan kung anong klaseng relasyon meron ka ng magulang mo, kapatid mo, kaibigan mo, o kahit na sino. Ikaw ang gagawa ng relasyon mo sa Diyos. Always po ang Diyos natin ay umaabot. At ang dapat mong gawin ay umabot ka rin. Lumapit siya sa iyo, sabi niya, lumapit ka rin sa Kanya. Kilalanin mo kung sino ang tinanggap mo. Kilalanin mo kung ano ang kaya niyang gawin sa iyo. Makikita lahat yan dito po sa Kanyang salita. Okay, ang number one po ay walang pagkakilala. Okay, ang number two po ay walang komunikasyon. Born again ka na, pero wala ka pa rin relasyon sa Diyos dahilan sa wala kayong komunikasyon. No? Wala pong relasyon na walang komunikasyon. Dahil ang relasyon po ay patuloy o two-way yan. Kahit nga sa mga kuryente, kapag naputo lang wire, wala nang kuryenteng dadaloy at wala kang ilaw, hindi mo mapapakinabangan. No? Ulitin ko po, walang relasyon kung walang komunikasyon. At ito po ang isang bagay na nangyayari po sa mga born again, na kahit born again na, kahit nagtatangs na, ay wala pa rin relasyon. Bakit? Kasi walang komunikasyon. Ano pong tinutukoy dito? Walang panalangin. Mga kapatid, gusto nyo ba sa relasyon nyo, no? Sa asawa mo o sa anak mo o kahit sino na walang pansinan? Na kahit nakatira kayo sa isang bahay, walang pansinan? Maganda ba yun? Tama ba yun? Hindi ka ba maapektuhan nun? Eh kung ikaw at ako ay apektado, eh lalo pa kaya ang Panginoon. No? Walang relasyon kung walang komunikasyon. Kaya nga, alam niyo po, nagustuhan ko po ang speaking in tongues. Bakit? Kasi sa speaking in tongues, maipapanalangin ko yung mga bagay na gusto ng Diyos, ipanalangin. Sa speaking in tongues, malalaman ko yung gusto ng Diyos na malaman ko. Wala siyang ililihim sa atin dahilan sa maayos ang ating komunikasyon sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, sa panalangin, hindi lang puro ikaw ang hiling dahil ito'y communication, two-way ito. Pag dumating ka doon sa puntos na sa iyong pakikipagkomunikasyon, sa iyong pananalangin sa Diyos, makakaramdam ka, malalaman mo kahit yung mga, hindi ko alam kung tamang term ito, yung mga hinagpis ng Diyos. Malalaman mo, hindi ko nga alam kung tamang term ito, pero ito'y totoo, malalaman mo, mag-o-open siya sa iyo ng mga sama ng loob niya. Pwede ba yun, Kuya Boy, na ang Diyos ay may sama ng loob? Ang sabi po ng Biblia, huwag mong pasasamain ang loob ng Espiritu ng Diyos. Huwag mo siyang pagtatampuhin. Alam mo ba yung bigat na dumarating sa iyo kapag dumating ang travail? Sa palagay mo ba ikaw yun? Hindi. Yun ang pakiramdam ng Espiritu ng Diyos. Bakit? Nakakaramdam siya ng lungkot, nakakaramdam siya ng bigat. Bakit? Meron kasing isang anak niya na maaksidente. Meron kasing isang anak niya na maaring pumanaw ng wala sa panahon. Yung nararamdaman mong bigat, bakit ka umiiyak? Yung nararamdaman mong lungkot, yung nararamdaman mong bigatin, sa palagay mo ba ikaw yun? Hindi. Yun ang pakiramdam ng Espiritu ng Diyos na inilalagay sa iyo. Mararamdaman mo. Alam niyo mga kapatid, dumating ang time sa ministry ko, alam ko kung may maboboy naging sa simbahang kinabukasan. Bakit? Sa bigat ng nararamdaman. Hindi saya eh. Saka na lang ang saya kapag nabuhat mo na yung bigat. Alam ko kung may mababaptize sa Holy Spirit kinabukasan sa service. Hindi sa saya dahil hindi kaagad saya. Kundi dun sa bigat ng gabing yun at ng mga nakaraang gabi sa iyong pakikipagkomunikasyon sa Diyos, nasasabi niya sa iyo, nararamdaman mo, pinararamdam niya yung mga bigati na mangyayari. At sabi ko nga, naalala niyo po ba, natatandaan ko, no, ngayon meron tayong problema sa China. Pero meron po ako isang kakilalang kasamahan natin na sinasabi niya 2004 pa, no? Ilang taon na, 16 years ago na. 2004 pa, sabi niya ganun, magkakaroon tayo ng problema sa China. Sabi kong ganun, paano mong nalaman? Nararamdaman ko. Siya ba yung nakakaramdam? Hindi, ang Espiritu ng Diyos ang nakakaramdam noon at inilalagay niya sa atin para ipanalangin natin. Naalala ko po noong unang panahon na sinugod po yung Twin Tower na bumagsak dahilan sa mga kaaway po ng Amerika. No?
ay yung pong pasimuno rito, yung puno nila ay yung si Bin Laden na nagtago sa na taga Afghanistan. Nalalako po noon yung pong kasamahan natin na ayaw niya magpabanggit ng pangalan. Sabi niya, bakit lagi kong naiisip at nabibigatan ako sa bansang Afghanistan? Pinasok po ng Amerika ito. No, nilusob po ng Amerika ito. Hindi lang yun, pati Russia lumusob dito. Anong connection nito? Eh, hindi ko po alam ang mga internal na bagay dahil hindi ko tinatanong sa Panginoon. Pero alam lang Diyos, sinasabi niya sa sino mang bukas ang puso sa kanya. Alam niyo, sa doon po sa lalim ng panalangin, minsan masasabi niyo, no, dahil nararamdaman mo yung bigat ng loob ng Diyos sa pamamagitan ng travail, bigatin nga yan. Maiiyak ka. Bakit? Kasi si Jesus, bago niya buhayin si Lazarus, ay tumangis. Hindi po lumuha lang, hindi umiyak lang, kung hindi mabigat na pag-iyak. Tangis po ang word na ginamit, wept sa salitang Ingles, mabigat na pakiramdam. Involve ang emosyon, involve yung damdamin mo. At kung makikipagkomunikasyon ka sa Diyos, mararamdaman at malalaman mo ang mga bagay na ito. Minsan masasabi mo, Panginoon, gamitin mo yung pagpupuri ko para takpan ang kasalanan na lumalabas sa mundo. Gamitin mo yung pasasalamat ko sa iyo para maging isang mabangong insenso para hindi mo maamoy, matakpan ang kasalanang umaakyat. Lahat po yan ay dahilan sa komunikasyon. Alalahanin po natin si Jesus, bago niya pinili yung kanyang 12 disipulo, kinabukasan, yung gabing yun, buong gabi siyang nakipagkomunikasyon sa Ama. At sabi ni Jesus, lahat ng nakikita niyong ginagawa ko, ay ang Diyos, ang Ama ko, ang gumagawa. Pero sabi niya ganun, kung ano ang narinig ko, ganun din ang Holy Spirit, kung ano ang narinig niya, yun lang ang sasabihin niya. Pero paano mong malalaman kung ano ang sinasabi ng Diyos kung walang komunikasyon? May relasyon ka sa Diyos, pero parang wala rin. Bakit? Kasi wala kang komunikasyon sa Diyos. Ano pong tinutukoy ko? Dapat nandun po yung prayer na patuloy nating ginagawa. Kaya mo ba na gabayan ang sarili mong pamilya? Ikaw na tatay? Ikaw na nanay? Gaya mo ba? Sa palagay ko, hindi. Dahil ang sabi po ni Jesus, kung wala kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kaya mo bang mag-isa? Kasasabing ko lang po at kababanggit ko sa inyo ng verse na yon. Wala kayong magagawa kung wala kayo sa akin. At mangyayari po na maayos mong magagabayan, alam mo ang gagawin mo kasi narinig mo galing sa Diyos dahil sa meron kang komunikasyon sa Diyos. Kaya nga, huwag kang pumayag na kahit born again ka na, ay parang nabubuhay kang walang relasyon sa Diyos dahil wala kayong pansinan ng Panginoon. Nalalako po yung isang pangyayari. Yung unang panahon na alas 9 ng gabi hanggang sa ganitong oras, magpe-pray po ako. Every day yan. No? At doon po sa prayer room ko, yung kwarto ko, tuwing alas 9 ng gabi, ano man ang ginagawa ko, magpasok ako roon, magpe-pray ako. At hanggang doon sa matapos yung time na ibinigay ko, kung ilang oras yan. Alam niyo mga kapatid, doon ko naranasan yung sobrang lakas ng anointing. Naka-attend na po kay Kenneth Hagin. Personal ko po siyang nakamayan. At nandun po ko sa mismong service niya. Naramdaman ko po kung gaano kalakas ang anointing niya. Si Benny Hinn, ganun din. Naranasan ko pong malayans ni Benny Hinn, tawagin ni Benny Hinn, katulad ng mga tinatawag po na mga dito sa Rema. Alam kong pakiramdam, minsan nilehans po ako ni Benin, personal po ito, talsik ako, sobrang hinang-hina ang katawan ko. Bakit ko sinasabi yung mga ganito? Kasi nararamdaman ko. Pero alam niyo po ba, naramdaman ko yun. Pero alam niyo po ba, mas malakas pa rin ang pakiramdam kapag kayo ang dalawa na lang ng Diyos ang magkaharap sa prayer. Tine-treasure ko po yung mga ganong mga bagay. Bakit? Kasi andun yung rema ng Panginoon. Ito nga yung sabi ko, ito yung treasure ko na nangyari sa akin yung mga ganon. Alam niyo po ba, nung
Nung tinawag po ni Benny Hinn yung mga taga-Rema, sa palagay nyo ba, sila lang yun? Hindi, tayong lahat yun. Yung anointing na nagpo-flow sa kanya ay sa atin ding lahat. Malakas, iiyak ka, hahagulgul ka, at tingnan nyo po sa camp, nagluluhura ng mga tao. No? Minsan nagwawala yan, nagsasayawan yan. Pero alam nyo po ba, walang lalakas na prayer, no? Walang lalakas na anointing nang higit pa doon sa kapag dalawa na lang kayo ng Diyos na nagpe-pray. Kung hindi mo pa naaabot ang taas ng anointing na to, mas malakas, yan pong naranasan ko, mas malakas ang anointing ng Jesus kaysa kay Kenneth Hagin. Mas malakas ang anointing ni Jesus kaysa kay Benny Hinn. At mas malakas ang anointing ni Jesus kaysa kahit kaninong lingkod niya. Magagawa mo yun, mararamdaman mo yun, mararanasan mo yun kapag dalawa lang kayo ni Jesus sa prayer room, sa inyong pakikipagkomunikasyon sa Kanya. Sabi ko nga, kaya mo bang gabayan ang pamilya mo mag-isa, nanay, tatay? O yung sarili mo, kaya mo bang gabayan yan mag-isa? Hindi. Kaya nga, kailangan mong marinig kung ano ang sasabihin sa iyo ni Jesus, kung ano ang dapat mong gawin sa buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa personal mo, sa mga projects mo. Sasabihin ng Diyos sa iyan. Pero kung maayos ang iyong komunikasyon sa Diyos, doon mo lang maririnig. Ulitin ko po yung kinukwento ko kanina. Tuwing alas 9, papasok na po ako sa prayer room. No, minsan magkakaroon pa ako ng mga pangitain. Meron akong maririnig na boses. May magsasalita sa akin. Sasabihin niya, ganito ang mangyayari sa susunod na taon. Ganito ang plano ko sa iyo. Magiging personal, iiyak ka na lang, hahagulgul ka na lang. Doon ko po naranasan na yung mukha ko talagang nakasubsob sa sahig. Dahil naririnig mong nagsasalita ang Diyos. Hindi audible voice. May time na audible voice, pero mas madalas po yung doon sa loob. Pero ang linaw-linaw na nahihiya kang tumingala, yung mukha mo gusto mo nakasubsob na lang sa sahig. Wala ka ng pakialam kung madumi yung sahig na yon o hindi. Basta nahihiya ka, nandun yung paggalang mo habang tumutulo yung luha mo, nakasubsob ka rin sa sahig kasi ramdam na ramdam mo ang lakas ng presensya ng Panginoon nung kayong dalawa lang sa komunikasyon mo. At babalik po ako rito, naramdaman ko ang anointing ni Kenneth Hagin, ni Benny Hinn, at maging ni Morris Cirullo. Pero ako po ang magsasabi sa inyo, mas malakas pa rin ang anointing ni Jesus kaysa sa kanilang lahat. At mararamdaman mo, maririnig mo, mangyayari ito sa iyo sa personal na komunikasyon niyo ng Panginoon. Huwag kang papayag na born again ka na, pero wala kayong komunikasyon. Mabubuhay ka na born again ka na, pero wala ka pa rin relasyon sa Diyos dahil walang komunikasyon. Yung sinasabi ko po, nagkaroon po ng time na ilang buwan, ganun po ang ginagawa ko every 9 o'clock ng gabi, pasok po ako sa kwarto ko. Ngayon, nagkaroon po ng pagkakataon na nanunuhod po ako ng isang gospel na sermon sa TV. No? And ang nangyari po, sabi ko, matatapos ito, no? Nagsimula po siya ng 8:30, isang oras yun, so masasagasaan yung prayer time ko. Kaya ang ginawa ko po, naghintay lang ako na sige, sabihin ko, tapusin ko yung kalahati kahit hanggang 9 o'clock lang. At dahil nakatuon yung attention ko doon sa sermon nung pastor, alam niyo ba, nakaligtaan ko, 9 o'clock na. Pero nalaman ko, 9 o'clock na pala. Napakalinaw po sa akin noon. Alam ko, 9 o'clock na pala nang hindi ako nakatingin sa relo. Doon ko na lang nalaman na 9 o'clock na pala. Bakit? Paano? Kasi yung pakiramdam ko, kapag ka nasa loob na ako ng prayer room at kaharap ko na ang Espiritu ng Diyos, kapag nakikipag-communication na ako sa Diyos, naramdaman ko habang nakaharap ako sa TV. Ibig sabihin, sinasabi ng Diyos, anak, 9 o'clock na. Alam niyo mga kapatid, pinatay ko na lang yung TV, umalis ako, dali-dali akong pumasok doon sa kwarto para tuparin ko yung pangako ko sa Panginoon na every 9 o'clock,
mananalangin ako, makikipagkomunikasyon ako sa iyo. Alam niyo ba, magit 15 years o 20 years nang nakakaraan nung nangyari yan. At ako po makakapagsabi sa inyo, kakaiba yung pakiramdam, kakaiba. Doon mo maririnig yung plano niya at ito po, mag-o-open siya sa iyo. Hindi ko po masyadong ma-explain ito, pero mag-o-open sa iyo ang Panginoon tungkol sa mga nararamdaman niya. Ikaw na lang minsan ang makikinig anong sinasabi ng Diyos sa iyo. Pero yung ganong mga bagay po, ay mangyayari lang kapag patuloy ang komunikasyon ninyo ng Panginoon. Alam nyo, hindi na kailangan meron pang mag-prophesy sa iyo na pastor eh. Bakit kasi sa prayer room pa lang, dahil sa pakikipagkomunikasyon mo sa Panginoon, malalaman mo na kung anong plano niya sa iyo sa mga darating na taon. Alam mo na kung ano ang mangyayari sa iyo sa mga darating na taon. Bakit? Kasi doon pa lang sa prayer room, sa komunikasyon nyo ng Panginoon, masasabihin na niya sa iyo, malalaman mo na. Nalala ko minsan, may binanggit po ang Panginoon sa akin, alam ko ang Panginoon. Bakit? Nangyari. At kilala ko yung boses na yon. Bakit? Kasi kapag nagtatangs ka, doon sa loob mo, yung pinanggagalingan ng tangs, doon siya magsasalita. No? Kaya nga, magandang practice po ang tangs. Nalala ko po noon, may sinabi po siya na may gagawin ka, hindi ko maintindihan at nangyari po. Alam nyo, yung sinabi niya na may gagawin ako, wala pang isang linggo, nangyari na. Paano kung nalaman niya? Eh, sabi ko nga, kasi nangyari. Pero hindi mo maririnig yun. Hindi mo maririnig yung salita ng Panginoon, yung gabay ng Panginoon, kung wala kang komunikasyon sa Kanya. Inuulit ko sa inyo mga kapatid, kaya mo bang gabayan yung pamilya mo? Kaya mo bang dumaan mag-isa sa mga personal mong problema? Kaya mo bang gabayan yung mga nasasakupan mo bilang pastor? Ang sagot po ay hindi. Dahil sinabi ng Panginoon, wala kayong magagawa kung wala kayo sa akin. Kailangan mong marinig kung ano yung dapat mong gawin. At magagawa mo lang ito kapag narinig mo. Saan mo marinig? Paano mo marinig? Sa pakikipag-communication mo sa Panginoon. Doon sa prayer mo. Number one, wala kang pagkakilala. Huwag po. Pangalawa, wala kang communication. Huwag po. Born again ka na, pero lalabas na, wala kang relasyon. Talo po tayo. At ang pangatlo po rito, no, ay yung walang pagsunod. Okay. Eh, paano ka nga ba susunod? Una-una, wala kang hindi mo kilala, wala kang pagkakilala. Pangalawa, no, una, wala kang pagkakilala. Hindi mo alam, wala kang research, wala kang pagbabasa. No, hindi mo kinikilala yung pinasukan mong relasyon, yung Diyos na pinasukan mo ng relasyon. Pangalawa, ay walang komunikasyon, ay siyempre yung pangatlo, hindi ka talaga susunod. Kasi kung ikaw ay anak ng Diyos, sabi niya ganun, my sheep know my voice and they follow me. Kung ikaw ay talagang anak ng Diyos, kung ikaw ay talagang naborn again, no, at gusto mong maabot yung gusto ng Diyos na abutin mo o maabot mo, nandun sa iyo ang pagsunod. Sabi niya, my sheep know my voice and they follow me. Kailangan po sa atin ang pagsunod. Natawa po ako dun sa isang kausap po ni Benny Hinn na hindi niya alam kung tinawag siya o hindi. Pinakitaan na nga siya, kinausap na nga siya ni Benny Hinn na eto na nga yung sign. Hindi pa rin niya maintindihan. Napakamanhid, no? Eh, iyan po ang mangyayari sa isang tao na walang pagkakilala at walang komunikasyon, wala talagang pagsunod. Yung number three, walang pagsunod. No, dito po sa, ano, sa 1 Samuel chapter 3, verse 9, alam niyo mga kapatid, si Samuel po, ano eh, si Samuel po ay tatlong beses ginising ng Panginoon, no? Tatlong beses siyang kinalabit ng Diyos. Akala niya yung boses nung pastor niya, si Eli, yung pari nung time na yun. Lumapit siya, sabi niya, bakit mo ginigising? Sabi ni Eli, hindi kita ginigising, matulog ka na. Pero tatlong beses siya na tinawag po ng boses at kaboses po nung pastor niya.
No, kaya yung pastor po natin, yan po ang ginagamit ng Diyos sa atin. Ano po nangyari? Na-realize ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel. At sabi niya, sa susunod na marinig mo, sabihin mo, magsalita ka, Panginoon, ang iyong lingkod ay nakikinig. Tayo po ay anak ng Diyos. Ang relasyon po natin sa Kanya ay Father-Son. Pero tayo rin ay lingkod ng Diyos. At kailangan po sa lingkod ng Diyos ang pagsunod. Meron ba namang empleyado na hindi sumusunod sa employer? Una-una, hindi maganda siguro ang relasyon nila. At technically, pwede kang matanggal. At ano pa, hindi ka susweldo. Hindi mo makukuha, hindi mo pakikinabangan yung pinasukan mong trabaho dahil lang sa wala kang pagsunod. Kaya nga mga kapatid, ulitin ko po, ang relasyon natin sa Diyos ay yung anak sa ama. Pero ito po ay totoo. Ang relasyon natin din sa Diyos ay yung siya yung ating Panginoon at tayo ang lingkod niya. Kailangan nandun ang pagsunod. At kung wala sa iyo ang pagsunod, hindi ko po alam kung paano ka maliligtas. Kasi paanong ililigtas ng Diyos ang tao na hindi niya mapasunod? Nakakalungkot lang. No, sabi niya, tinatawag mo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi mo naman ginagawa ang sinasabi ko. May mali po roon. Ulitin ko po, bakit nasasabi natin born again na pero wala pa rin relasyon, kundi relihiyon pa rin ata? Dahilan sa one, walang pagkakilala sa Diyos. Number two, walang komunikasyon sa Diyos. At number three, walang pagsunod sa Diyos. Ito po ang ina-advise ko sa inyo, tina-advise ng Biblia. Sabi niya, mag-aral kayo sa akin, sabi ni Jesus. Matatagpuan yung maamo ako at madaling pasanin ang mga bigating ibibigay ko sa inyo. Take my yoke upon you, sabi niya, for my burden is light. Magaan lang kumpara sa Diablo. Sa Diablo, pipisain ka niya, papatayin ka niya, nanakawang ka niya, puro sama, paghihinagpis at kung ano-ano pa, puro lungkot ang mararamdaman mo. No? Kasi naparito siya para i-destroy ka, wasakin ka, at patayin ka. Pero si Jesus po naparito para bigyan ka ng buhay, buhay na ganap, buhay na kompleto, buhay na masaya. Sabi niya, kunin mo ang bigatin ko dahil magaan ito. Mag-aral kayo sa akin. Sabi niya, search the scripture at makikita niyo kung nasaan ako. At kung magkagayon, sabi niya, pag nabuksan na ang puso nyo, ang tenga nyo, ang paningin nyo, darating ang kagalingan at kasagutan sa panalangin. Huwag po tayong gumaya sa iba na kahit born again na, ay wala pa rin relasyon. Nagtatangs na nga, pero hindi pa rin makipagkomunikasyon. Yung pangatlo po ay yung pagsunod. Importante po, mahalaga po ito dahil ang sweldo po natin ay nakabase sa ating pagsunod. Ang tamad ay huwag pakainin. Mga kapatid, nawa po na nakatulong po ang binanggit ko sa inyo at kung lolobin ng Diyos, itutuloy po natin yan.